Oke, welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ngayon po ay magtatari po tayo ng panang manok. Kung meron pong mali kayong makikita, eh pwede niya po sa akin comment. Comment nyo lang po sa baba. Pakikita ko na po sa inyo yung way ko ng pagtatari sa ibang panang manok. Kasi medyo, medyo pa rin siya ito ng konting paan na ito. Malaking bukol. Eh. Malaking bukol na dito. Okay lang yan. Tarihan na po natin. Yung ating nga gagamitin, tari, paa, kondom, paunan, tali, leather boots. Tsaka ito, sapi natin. Okay. Tarihan na po ulit natin ito. Ganyan lang. So, natandahan na natin para mas makasabay kayo yung mga bagong, mga newbie na katulad ko. Ayan, ito lang. Tingnan natin ang bilang. 1 2 3. Pag hindi naman makita namang diferensya yung paa di, kunti lang. Ano isa? 4. Hindi na kadamay ng ikot. 4. Tapos aba tayo. 4. Dito mga 3 lang siguro yan. Isa. Dito natin hawakan yung paa. Ganito. Para mas may magagamit natin yung daliri. Isa. Yung 2. Pantay-pantay lang natin. 3. Yan, 3. O, oh, diba? Medyo matambok pa yung itaas. Natin na isa pa. 4. Yan. Yan. Kita nyo? Pag ganyan na pantay na siya, lagyan nyo siya ng leather boots. Yan, ito na. Diba? Itong leather boots natin, diba meron siyang ano? Yan. Kita nyo ito. Kailangan nakapantay din siya sa paa ng manok. Ayan. Ayan. Ayan pa. Ayan. Ganito maglagay ng leather boots. Medyo isi-set ko siya ng gitna ng butas. Tapos titingnan ko siya dun sa ilalim kung pantay kung maganda yung pagkakatama niya. Pantay lang siya dyan. Ayan. Nakalapit ng maganda yung leather boots. Press mo siya ng gano'n kasi may pagkit itong ating leather boots. May pagkit naman ng mga leather boots. Didikit yan. Masimula siya ng konti. Tapos dito, mas mura siya lang. Yan. Okay. Tapos, bagay tayo sa pin. Isa. Ang hawak niya sa. Pantay-pantay lang. Para, huwag na siyang tingnan. 2. Tapos, taas naman tayo. Yan, taas naman. Isa. 2. Dapat laging malinis lang, himas siya ng konti para wala siyang lubo-lubo, hindi masakit sa paa ng manok, ay hindi pipilay. Kung may lubo-lubo na at nabukol yan eh. Sa kahit ulit sa taas. Dalawa. Saan natin? Yan. Tapos baba na rin tayo. Baba. Yan. Yan, yan, yan. Maging kinalabasan ng ating pagsasapin. Natira tayong konti. Para parang maiksi ah. Naiksi yung natin. Gawin na natin isa din sa taas. Pwede pati siyang lagay ng paunan. Pag lagay natin ng paunan, ito lang, ikutan na siya ganito. Yan. Kasagad siya taas. Kasi natalay natin yung mamaya. May isa, tapos dandahan siyang kababa. Yan.
natin. Magiging pattern natin ng tari. Ayan. Pag isuot man tayo ng tari, hanggang dito lang sa ito, kalambutan, ito yung taas na ito eh. Yun lang din siya. Ayan. Kasi ang puto nito hanggang kalambutan eh. Ganda siya lalagyan ng, hanggang doon lang isuot ang tari natin. Ngayon, malagay natin ng tali yung ating tari. Malagay natin ng tali. Lagay natin ng kondom kasi bata yung mahiwa naman. Bata yung matusok. Paglagay natin ng tari, dito magmumula sa kaliwa. Lagay natin ang tali. Lagay natin siya ng parang spike. Ayan, para kumapit siya naman sa ating led, sa ating sapin. Hindi siya dumulas. Ito lang. Lagyan nyo lang siya ng ganyan. Sa baba na. Ayan, so magkakakross lang. Magkakakross ng letter X. Ayan. Ayan nyo. Tapos lagyan mo sa kabila. Ganyan. Tapos balik mo doon. Balik mo na dito. Ayan. Yun, ano mo? Tapos na mo. Yan, ganyan. Ano? Gagawa lang tayo ng ganyan para magkaroon ng spike yung ating garol, yung tinidor. Pag na tinidor, ang garol. Ayan. Ngayon, lalapat natin sa paa ng manok. Pwede natin siyang ilapat. Pag lalapat ng tari, itong ibaba ng tari natin, itong ibaba, patong mo sa ano mo, daliri mo. Ayan yung daliri mo sa paa ng manok. Ayan. Doon mo siya papatong. Huwag mo siyang isikip doon sa daliri. Yan, ganyan. Sentrohin mo lang siya. Yun, sakto agad. Yan. Ito dapat pantay. Papunta rito. Meron siyang gitna. Sa gitna lang ng binti. Ito. Yung gitna ng garo, ng tari. Yan, tapos dapat dito sa gitna lang siya ng binti. Tapos, gitna din ng paunan. Para walang pihit. Tapos, gagawa ng letter B. Yan. Ito may letter B. Yun. Meron kong dapat magiging ganyan. Tapos ito, talian naman natin bago natin sipatin. Talian natin. Ganitong pagkatali, 10, 5, 5. Yan. Tapos yung pagkatali ganito lang. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yung daliri nyo, gawin yung kuko. Gawin yung patamaan ng tali para sama-sama. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, 10 na. Tapos, 5 dito. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, lahat lagi sama-sama. Lagi gabit nyo yung dali nyo ko. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5. Ayan. Kaya hindi ko sinasagad yung tali sa ibaba ng garol kasi gagamitin ko yung sangatan ng tali mamaya. Yung tali sa mga lock natin ang gagawin. Doon natin sasangat sa ano na yun. Kaya wala siyang tali sa dulo ng garol. Wala siyang sangatan. Ayan. Ano? Yung itsura niyan. Ngayon, 10, 5, 5. Ngayon, iapusin natin yung kalimang tinidor natin tatalian. Pero tingnan mo natin kung tama pa yung asinta natin. Parang pumihit na. Nagalaw eh. Yan. Lasinta natin, dapat pantay ito. Yan. Tapos itong dulo ng tari, dapat tatama siya dito. Yan, tanya nyo yung pantay sa loob. Yan. Kung nakaganyan siya, doon ang tama niya. Doon. Yan, yan, yan. Yan dapat ang tama nung ating dulo ng tari sa gilid ng tuho dito. Dapat na tama yan. Pag nakapantay yung ano, nakapantay itong
Darul, hintarin natin, dapat doon ang tama niya. Yan, nasa kasentro sa gitna. Dito, kasentro na ano siya dito. Kasi ito, sentro sa gitna nito. Kasi itong dulo, ito tatama. Pag hinilam mo yung paan ng manok niya, pag ginanon mo, ano yan, nasa gitna yan. Center as yung tawagin. Tuloy natin, pati pagkatali, ituloy na natin. Tapos dito, yapos natin yung kaliwang tinidor. Yan, ganyan magtali. 1, 2, 3, 4, 5 and 5. Tapos ang paisa, paunan. Ito, natalian natin yung kaliwang tinidor. Ito naman kanan, ito natalian, tatalian natin. Yan lang, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, may tali na parehas, tiglima. Yung tinidor, parang tinidor may tali na parehas. Ayan, ganyan naging itsura na niya. Ayan. Ngayon naman, iyapusin natin itong lamesa ng garol. Ito. Iyapusin naman natin siya ng tali para natin siya pumihit. Ito lang. Lagay mo siya sa kabila. Ito. Ganun. Tapos, ikot. Dalawa. Tapos, ikot naman pa kabila. Pagkanta rito. Ayan. Tapos, sampay uli sa paunan. Ayan, ganyan. Isa. Gawin natin yun ng 4 beses. Dalawa. Ito, patatlo. Ito yung pang-apat. Pang-apat. Ayan, apat. Ngayon, dito naman tayo sa tenedor. Ano, tenedor ko ito dito. Dito naman tayo sasampay. Dito naman tayo sa pag-asampay natin. Lagyan natin natin ulit siya ng dalawa. Tapos, bago naman. Dito naman sa tenedor. Ayan, doon. Ayan, doon naman. Tapos, ikot ulit yung pag-asampay sa kabila. Kabilang tenedor naman sa kanan. Ayan. Gawin din natin siya ng 4 beses. Isa. Ito, pangalawa. Uli. Dalawa. Hello. Ito, pang-apat na ito. Last, pang-apat. Pang-apat, yun doon sa paunan. Ayan, apat. Diba? Ayan, magsasama-samaan nyo lang yung tali. Ah, maganda siyang tingnan. Pagka, ayan. Kita nyo. Ayan. Yan ang kalabas na ito, yung itsura niya. Tapos ito naman, dito naman tayo sa paunan, sa ilalim ng paunan. Sa pwede paunan, dito naman. Ayan, yun yung tandaliri. Yan, no? Ihawakan nyo siyang pa ganun. Ayan, ganito. Tapos balik lang ulit doon. Ayan. Ayan. Hawak ulit dito. Doon. Sampay uli. Gawin natin siya lang 4 beses. Ayan, ayan. Low. Last. 4. Ayan, pagka-4. Pwede natin talian na lang ito. Ubusin natin ito. Natitirang tali. Para dito sa mga naging ginawa natin lock. Ayan, ilock mo natin siya ng isa. Dito. Lock. Tapos balik. Sa kabilang tinidor naman. Lock. Ayan, nakalock na yan. Ngayon, ubusin natin yung tali dito sa mga yung ating ano, ikot. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, lagyan natin yung 3-5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Uy, sakto, 3-5. Itong palima natin, lock lang natin dito. Busin natin siya sa pag-lock. Ayan, lock natin siya sa tinidor. Yun. At yan na po ang ating kinalabasan ng ating pag-tatari. Malinis, pero malinis ang tingnan at maganda. Hindi kagaya ng iba na basta lang sinatali, basta lang inalagay yung ano. Merong mga mag-tari. Meron din, hindi naman sila gano'n kasi importante lang sa mag-tari yung asintay. Kahit anong gawin mo sa mga ito, basta matibay yung pagkakalagay mo, tapos tama yung asinta mo, tatama din yun. Pero iba-iba, pag nakita mo na maganda yung pagkakalagay, malinis, hindi siya, ano, madali mo siya masundan. Sa pag-tape naman, kung natin kayo mag-tape, o, kunyari na, dihado tayo. Ito natin puti, dihado, sa dihado tayo nakalagay. Kasi ngayon, uso na yung kulay-kulay eh. Hindi na pwedeng, ano. Yung pag-tape naman, dito yung pinasa sa baba. Yan. Sa inyo. Huwag nyo nang higpitan, ano mo nyo na muna itong ano, bago nyo siya iikot.
ano nyo na muna yung tape. Yan. Lagyan nyo lang siya ng mga tatlo. Tatlong itikatlong ikot siya. Dalawa. Tatlo. Kasi nga si Babo din ang tatlo din. Ha. Dalawa. Tatlo. Tapos putulin nyo. Yun. Dali na. Oo ka, di ba? Yun na pagtitas pa. Tapos, tayo na talaga ng bay na. Final bay na. Kasi yun na yung condom. Balik nyo na. Kasi tapos na siyang tapos na baka nabangawas ang gamit niya. Yan. Nalagyan natin siya kayo ng bay na. Pagkalagay ng bay na, dahan-dahan lang. Hawakan nyo muna dito. Yan, hawakan nyo yung manok. Hawakan nyo yung pa. Yan, ganito na dito. Huwag nyo siyang, paglagin nyo lang siya. Yan. Nalaglag naman yan. Yan. Para yung ano yung dulo ng tara hindi matamaan. Lasin mo. Sampay mo dito. Ito huwag nyo nang lalagyan ng pressure. Sampay mo doon sa ano dito. Tapos ikot mo siya. Dalawa. Tapos dito na sa sumbay na natin. Dito mo siya iikot. Yan. Lock mo siya doon. Man. Yan. Lock na. Tapos bago mo bita, bago mo ipadala yung manok, medyo pisilin mo lang yung paa niya. Itong ilalim ng paa. Talampakan ilalim. Kasi para hindi siya magasin ng mga alay. Ganun lang, pump mo lang siya. Bago mo bitawan yung, bago mo ipadala yung manok sa may-ari, sa handler. So guys, sana matutunan kayo sa way ko ng pagkatari. Yan lang po. Thank you. Sana susunod na upload ko. Tatry ko naman sa buhay na manok para makita nyo rin kung paano tumari sa buhay na manok. Kukuha lang ako ng taga-hawak tsaka taga-video. Okay? Salamat.